1, 2, 3, go! Hi guys, welcome back to my channel. This is your boy, Andy. Okay, so minamaster ko pa yung ganong intro, okay? So guys, nakita naman sa ating thumbnail anong gagawin natin for today's content. Tuturuan natin or magbibigay tayo ng mga advice kung ano yung mga gagamiting equipment na mga katulad nating nagsisimula sa YouTube. Wow! Para magkaroon sila ng magandang video, no? Pero don't get me wrong, okay? So, it doesn't mean na hindi maganda yung video nyo, hindi na siya worth tinapanoorin. It doesn't mean like that. Pero syempre, di ba, yung mga tao, mas gusto nila nung mga, for example, yung mga, kaya ko to ulit. Kasi mas gusto nila yung mas malino yung quality ng video, mas naiintindihan yung sounds and everything. So, in order for us to have that, kailangan natin ng different equipment. So, nakikita niyo naman siguro sa mga ibang vlogs na ibang YouTubers na may mga equipment silang binibili, such as microphone, meron din sila nung light, no, para pag in case na madilim yung pagsusutan nyo, at least meron kayong light, and also yung inyong tripod or yung monopod na gagamitin nyo upon shooting. Napaka-importante yung tatlong yon kapag nagkakaroon, pag may balak ka na maggawa ng yung YouTube channel. So, ayun, bumili ako ng mga bagay na sobrang mura lang and kaya sa tingin ko kaya nyo i-afford. So, para makapag-setup kayo or makagawa kayo or gawin nyo yung phone nyo rather na isang vlogging equipment. Ayun na nga guys, tuturo ko na sa inyo kung paano magkaroon ng isang pangmalakasang vlogging setup using your Android phone or your iOS phone, okay? So kahit anong phone yan, sa tingin ko magiging very effective itong mga equipment na to. Okay, so without further ado, let's get started! Okay, guys, first on the list, of course, kapag nag-video kayo, kailangan nyo na patungan ng phone o kailangan nyo ng something na mag-hold sa phone na hindi siya bibitawan. So, lang. Dauhugot nyo, no? So, kailangan natin ng phone, ng phone holder kasi syempre mahirap or nakakangalay yung hawak-hawak mo yung phone na ganun and masyado siyang medyo shaky siya. No, compare mo kapag gumamit ka ng tripod or ng monopod. So, of course, kailangan nyo muna ng ito, tripod. Binili ko sa Shopee rather is yung multifunction na tripod. Well, bakit siya multifunction? Kung nakikita nyo ngayon guys, okay, ganito yung shape niya. Pwede siya maging baril. Hindi, joke lang. Hindi siya magiging baril guys. Gunggong! Barilin kita sa mukha eh! Pwede siya maging monopod. Actually, ayan. Kapag, kunwari, hawak-hawak mo lang siya ito. Pwede mo, tapos ito, may kasama na din siyang cellphone holder. So, ayan, ikakabit nyo lang siya dito. So, ikakabit lang natin na ganyan. Kabit, 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 kabit. Huwag kayong kumabit. Sobrang, sorry guys, sobrang hyper ko kasi grabe, sobrang saya ko. As you can see dito sa ano ko, background ko, nag-iba. No, from the usual na kulay blue, okay, na background. Kasi naka-uwi na ako sa bahay sa wakas after 3 months. And ayun, sobrang saya ko lang ngayon araw. So, kinatutod ko na yung pag-vlog today. So, ayan, nakabit na yung natin sa kanya yung phone bracket. Ayan. Tapos, multifunction siya kasi pwede mong i-spread yung legs niya to make it as a tripod. So, kung may tutorial ka or meron kang cooking video, pwede mo siyang ilapag kahit saan, di ba? Sa flat surfaces or kung sa outside man, wala kang kasama, kailangan mo nang mag-video ng sarili mo to. Pwede mo na ilagay ito sa flat surface. Pero syempre, iba pa rin yung gorilla pad, no? Kasi yung gorilla pad, pwedeng flexible kasi yung mga stand dun eh. So, pwede mo siya ikapit sa tubo, sa puno. Pero ito kasi, handy naman siya, hindi siya ganun kataas and detachable pa yung mga part niya. So, mabilis lang siyang itago. And also guys, I bought this sa Shopee. So, sobrang mura lang for 198 pesos. Okay, so 498 pesos, meron na kayong monopod slash
tripod at meron na kayong phone bracket. Okay, so next on the list natin sa item na kailangan nyo pag nagbablog is ito. Ring light. Okay, so ang binili ko guys is ring light, selfie ring light rather. Kasi ito handy din siya. So kahit saan pwede nyo siyang dalhin. And meron siyang 3-tone color. Sorry. Nabusog ako sa ulam namin. Sorry. Ang daldal ko, dami ko na kwento. Ayan, so ito. Meron siyang 3-tone color. Meron yung soft light. Merong medium light. And yung kanyang sobrang, hindi ko alam ang tawag doon. Sobrang liwanag na ilaw. Ayan, guys. Soft, medium, and hard. Hard light ba yun? So, very bright light. Ayan, very bright light. Ayan, so ayun. I bought this for only 98 pesos, guys. Selfie stick tuloy. Selfie ring light. Very handy and meron na siyang 3-color tone. And lastly, okay? May mga time ba na napapansin nyo sa video ko na naririnig lahat ng hangin, diba? Yung mga background noises natin, yung mga malilit na kaluskos, o yung ulan minsan naririnig nyo, diba? So I decided to buy a microphone na budget friendly lang muna kasi di pa natin kaya yung mga pangmalakasang microphone. So I bought this, okay? Okay, this lapel type na microphone. Actually, meron siyang head. Tinanggal ko lang kasi nilalagyan ko siya ng ating dead cat. Okay, so titignan natin mamaya kung meron bang pagkakaiba kapag meron na tayong microphone sa ngayon. Okay, wala pa tayong ginagamit na microphone ngayon. Pure and raw na phone lang yung gamit natin. So, bumili na din ako ng dead cat kasi sabi nila pampatanggal to daw ng background noises and titignan natin kung kakayanin niya yung microphone o kakayanin ng microphone na sagapin yung boses natin using the dead cat. Okay, so isa-setup ko muna and papakita ko sa inyo kung paano ba yung magiging itsura ng inyong cellphone kapag nalagay na natin lahat itong mga pinamili natin. Okay? Yun guys, nagbabalik na tayo, no? So, for the meantime, no? I-reveal na natin, for the meantime, in the sooner time, i-reveal na natin kung anong magiging itsura ng ating phone kapag nalagyan na natin siya ng iba't ibang equipment na pang vlog. Okay, so, give me your comment or suggestions kung ano sa tingin nyo naging maganda ba or hindi yung itsura ng ating phone after natin siyang i-setup, okay? Ready na ba kayo? In 3, 2, 1, ayan guys! Ayan, ito na yung magiging itsura ng ating vlogging phone. Ayan, so gamit ko ngayon yung aking iPhone 6S Plus bilang model na phone. Ayan, i-close lang natin. Baka biglang mag-notify. Ayan. So, I think ang magiging hassle lang kasi dito sa microphone na to ay sobrang haba ng wire. Pero, I guess, pwede nyo naman siyang gawan ng paraan kapag tinali nyo dito. Ayan, tinali nyo dito and natago nyo siya sa likod. So, ayun. Hindi na siya magiging problema. And also, guys, yung ilaw sobrang helpful niya. Kahit may ilaw ka minsan kasi sa ceiling, hindi pa rin siya enough para magbigay sa'yo ng tamang liwanag. So, dapat, meron pa rin kayo extra or reserve na ilaw. In case lang na medyo madilim or hindi enough yung ilaw na nasa taas ninyo para mabigyan kayo ng enough light or brightness para sa video nyo. And also, sabi ko nga, itong tripod or monopod, itong multifunctional na to, sobrang helpful niya. Lalo na kung ayaw nyo na ng ganito mag-vlog, gusto nyo na ipatong siya kasi nangangalay kayo. So just spread the, yan, legs. Okay, ipatong nyo siya kung saan man flat surface. And guys, by the way, itong multifunction na to is 90 degrees siyang umiikot yung kanyang mount. So pwede mo siyang i-turn na ganito. Ayan. So kung ganito ka siya kanina, medyo pababa or masyado siyang nakabaw. Hindi ko alam Tagalog ng baw. Nakatungo. Ayan, pwede nyo siyang i-ganyan. Ayan. So, ayun. Pag nag-vlog na kayo, papatong nyo sa isang surface na malapit sa inyo or kung gusto nyo mas malayo, ayan. Pwede na. Pwede nyo siyang gawing vlogging camera. And also, guys, okay, so itatry natin yung ating microphone dito sa gamit nating phone ngayon, which is yung Huawei Y7 Pro 2019 natin. Titignan natin kung may difference ba when it comes to, okay,
using a microphone with dead cat compare sa raw na microphone ng isang phone. Okay? So, ayun guys. For your reference, ito muna. Okay? So, try natin. Hello? Hello? Test mic? Test mic? Di ka na niya mahal. Di ka na niya mahal. Ay, joke lang. Joke lang. Hindi, joke lang. Mahal ka noon. No, nakalimutan ka lang. Sorry, joke lang. Joke lang ulit. Baka seryosohin mo. Mayak ka dyan, okay? So, ito yung reference natin. So, try na natin lagyan ng ating microphone with dead cat, okay? So, tignan natin kung may difference, okay? Kasi mamaya ko pa siya malalaman kung may difference talaga upon editing kasi di ko naman siya maririnig talaga, okay? So, nasa na ba yung headphone jack natin? Andito, papasok lang natin. Ayan, so... Ayun guys, ito na yung microphone. Gamit ko na siya with the dead cat. Sa tingin ko, ba't ito natanong yung sarili ko? Sa tingin ko, magiging helpful naman siya because I tried this sa iPhone ko before. And okay naman yung audio. And also, yung dead cat nakakatulong talaga para mag-cancel ng background noises such as yung electric fan, yung hangin, yung ulan. So, I guess meron talaga siyang tulong na malaki. Na guys, nagbabalik na ulit tayo. So, yun. Nakakita nyo naman kung merong pagbabago dun sa voice natin nung ginamit natin yung microphone and kung anong gaano kalaking tulong yung light. Sorry. No, sa pagbibigay or pagproproduce na isang magandang video sa ating YouTube channel. So, all in all guys, i-breakdown lang natin yung presyo ng lahat ng mga binili natin sa Shopee. And guys, take note, wala akong pinastos na shipping fee kasi lahat ay naka-free voucher. Alam niyo yan, mahilig ako mag-collect-collect ng free voucher kapag sale. Okay, so ayan. Guys, tong tripod / monopod, no, multifunction siya, with phone bracket rather, is 198 pesos. Okay, so, plus, bumili din ako ng selfie ring light without shipping fee, 98 pesos. Ayan. So, yung ating microphone, ngayon yung microphone, lapel microphone is 88 pesos lamang. And also, yung ating dead cat is only 98 pesos. So, kung pagdasama-samahin natin lahat to, 200, sabihin na lang natin yung monopod, plus 100, is 300, plus 388, so sabihin na lang din natin 400. So, plus itong ating lapel microphone is 500. Actually, mas mababa pa nga siya sa 500 kasi sinakto na natin tigwa 100 yung ibang item. So, ayun guys, sobrang budget-friendly ng setup na to and I'm sure na sobrang makaka-help to sa inyo sa paggawa ng magagandang videos, magagandang quality ng videos and also, it will help you to gain your confidence sa paggawa ng video kasi lalo na kung maganda yung content na ilalabas nyo, sobrang helpful nito na makita yung magaganda at pupogin yung mga mukha at marinig kung ano yung mga gusto nyong sabihin. Okay? So, but take note, sabi ko kanina sa una, it doesn't mean na hindi maganda yung video nyo, hindi na siya worthy panoorin, no? Minsan nga, ang ganda ng quality ng video, pero wala namang content, wala ka namang nakupulot na aral. So, ayun lang guys, kung gusto nyo mag-improve yung inyong video, just buy yung mga budget-friendly muna, di nyo kailangan mag-rush, or kung gusto nyo, onti-ontihin nyo muna bago kayo talaga magpundar ng isang vlogging camera, no? Kung kaya naman ng phone nyo, why not? Why not use it? And use some equipment na kaya nyo munang bilhin. Okay, so sana guys, naging helpful yung ating tutorial kung paano gumawa ng mga, paano tayo gumawa ng DIY, okay, vlogging setup na camera using our phone, whether iOS man yan or Android phone. Okay, so if you like this video, give this a thumbs up. And if you want to know kung saan shop ko binili itong mga to, I will leave it on the description box below. Ayan, sa mga description box below. And this is not a paid video, guys. Gusto ko lang talaga matulungan kayo na mag-provide ng, or mag-produce ng isang magandang quality ng video. Okay, so don't forget to subscribe, guys, to my YouTube channel. Support me on my Facebook page, Andev Vlogs. And follow me on Instagram and Twitter at Andev Vlogs. Okay? So hanggang sa muli, paalam!